Hi everyone, welcome to my channel, Simple Western and Asian Menu. Sa araw na ito, ako ay gagawa ng fish mullet Chinese soup. Ang kailangan natin ay patatas, carrots, tomato, sliced ginger, at saka fish mullet. Tapos ito yung tinatawag nila na lemon orange peel. Itong orange peel sinusuko na siya sa hot water. Tapos alisin itong pag nalambot na, alisin itong puti-puti na yan para pag nilagay natin sa soup hindi siya mapait. Pagkatapos, mayroon ako ditong soup bag. Kasi pag naigisa na natin itong isda, durug-durugin natin. Pag nadurog na siya, lagyan natin ng kunting tubig galing dito sa pinakuloang tubig. Tapos, pag kulay milk na siya, parang kulay milk na, kailangan na nating i-transfer yung na prito nating isda na nadurog-durog, tapos ilagay natin sa soup bag para ang mga tinik hindi napupunta sa soup. So bali safety na po yung mga iinom, especially sa mga bata. Naway ang simpleng menu na ito ay makakatulong sa kagaya kong OFW, lalo na sa mga baguhan dito sa Hong Kong na hindi pa marunong gumawa nitong fish mullet Chinese soup. Okay, we start. So, pipretuhin na natin. Dito, mayroon na akong tubig. Ilalagay ko na ang kamatis. Carrots, ito. Slice ginger. Huwag maraming lagyan ng lemon orange peel kasi papait din. So huwag marami, mga 1/4 lang. So ito ilalagay ko na. And then ang seasoning nito ay asin lang. Hindi nagkailangan lagyan ng mga seasoning na pang sabaw kasi malasa na ito pag naluto. Very, parang kulay nito ay parang gatas na siya pag okay na ang soup. So ngayon, igigisa ko na ang isda. Tama-tama lang ang ilagay nating mantika, yung mga prito lang ang isda.
kailangan bago natin iprito ang isda, kailangan natin i-pat dry sa kitchen tissue, okay? Para hindi tumilaw siya. After golden brown na ang ginger, pwede na natin ilagay ang fish mullet. Ito kasing fish mullet, eh, gusto kong gamitin ng gawang soup kasi hindi siya malangsa gaya ng ibang isda. Mura lang po ito pag bumibili tayo sa palengke, mga 5 pieces, $20 or 25. So ganyan lang kadami ang tubig sa 3 pieces na fish mullet. Kasi paglagyan natin ng maraming tubig, wala na rin yung lasa yung ginawa nating soup. So golden brown na ang ginger, natin ilagay ang fish. Ito na siya. Dinudurup-durup ko na. Para ang lahat talaga ng taste ay mapunta sa tubig. At yung ulo, dinudurup-durup. Okay? Kasi ito, pag hindi mo ilalagay sa soup bag, matitinig yung iinom ng soup. Kasi nandun yung maliliit. Kung nakalimutan ninyong bumili ng soap bag, pwede ninyong gamitin ang strainer. Kalaan. Kalain na lang ninyo. Kung nakalimutan ninyong bumili sa palengke. Mura lang sa palengke ang soap bag. Isang piras yung soap bag ay $4. Pwede rin for this bag is $10. So okay na siya, di ba? Ayan o. Kita niyo. Mince na siya, mince. Ayun. Kuha ako ng tubig galing dito. Ayan na mga pangyaw. Nakita na ninyo ang kulay na tubig na nilagay ko. Kulay gatas na siya. So, turn off fire. Tapos, ilagay ko na dito sa soup. So ilalagay ko na sa soup bag. Okay. So,
nito, ilagay ko na sa soup pot. Pilain ito. Tapos, itali. Ng mahigpit. Itali ng mahigpit. Para hindi masira at makalat ang tinig sa sabaw. So see, ngayon ayan na siya, natali ko na. Ayan na siya pangyong mga pangyaws na mga ka-OFW ko, especially sa Hong Kong. So ganyan lang kasimple. Ngayon ilalagay ko na siya ang tinali natin isda ng tinik-tinik at nilagay sa soup bag. So ilagay ko na dyan. Then okay, so ito pakuluan natin ng 30 minutes or until makikita natin na may kulay katas na ang sabaw. Kailangan medyo fire lang para hindi matuyo ang ating ginawang Chinese fish mullet. So don't forget to subscribe my YouTube channel Simple Western and Asian Menu and share my videos for more menu. So antay natin ang 30 minutes. So okay na yung soup. So ito na, naluto na ang fish mullet Chinese soup. So ito na siya, oh. Tingnan ninyo. Napakaganda ng kulay milk. Napaka-tasty. Gusto ng aking mga amo. Tapos itong soup fish na binalot na natin sa soup bag, wala na itong lasa, so kailangan din i-drain. Tapos pag may natira pang soup, ibalik sa dito sa lagayan. Tapos pwede nang itapon. Hindi na ninyo kailangan na hugasan pa yung soup bag. Kasi mura lang naman yan. Kasi pag hinuhugasan ninyo, nandoon pa rin yung mga tinik. So, baka matinik pa kayo. So, hindi na ninyo kailangan itabi. Tapo na ninyo. So, alisin ko na. So, ito na. Nilagay ko na siya dyan. Tapos ito, nag-slice na ako ng spring onions for garnishing sa soup. So, ito na siya. Ito na ang ating fish mullet Chinese soup. So, pag iserve na natin, lalagyan na natin ng spring onion. So, ito na ang ating simple Chinese fish mullet soup. You need to remove the ginger. So, this one more tasty. Garnish with
spray mo niya. Alaga ko, napakahilig ng ganito. Kailangan gusto niya ng may spring onion at saka sliced coriander. So, this one. Ito na ang ating very simple Chinese fish mullet soup. Thank you for watching my YouTube channel and subscribe and share my videos. Bye! See you next menu!